Once a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. Body's good all the time. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. Yes, Lord. God is good all the time and all the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Mapagpalang gabi po sa inyo. At yan, welcome na welcome po kayo sa ating OPM or online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite Page. Ako nga pala si Brother JB, ang inyong lingkod. Mondays to Fridays, ang gawain ng Diyos. 7 p.m. hanggang 8 p.m. lamang tayo. At yan, salamat sa Panginoon sa maagang maaga na nagpasukan ngayong gabi. At yan, Sister Maureen Avelino, Sister Lorna Avelino, good evening. Sister Maria Novi Montoya, Brother Dan, good evening sa inyo dyan. Brother Rex, good evening. Thank you, Lord. Mami Ben, good evening po sa inyong lahat. Brother Huge Espiritu and Sister Maricel and Brother Yuma. Ayan din sa ating mga kapatid, kala Sister Noemi Calomarde, good evening po. Brother Efren, Mami Ve, Sister Christina, Sister Leslie, good evening po sa inyong lahat dyan. Ayan, si Sister Carrie Padasay, good evening po. At yan, Brother Richmond Cuenca, good evening sa iyo kapatid. Brother Reggie Cuenca and Sister Patricia, ayan, soon to be Cuenca, thank you Lord. At yan, good evening din po sa iyo, Sister Mira and Brother Yuri. At sa ating mga Comfy family, salamat din sa Panginoon sa ating mga kapatid dyan, sa kala Sister Abby Cheng, Brother Paulo, Sister Jelay Hopia, Brother Janlo, and Sister Mel, at sa Casimiro family, Mami Ami, Brother Marvin, and Brother Muriel, sa inyong family dyan. Yan, Sister Lola. At syempre, mga kapatid, huwag nating kalimutan na maging part ng ating digital evangelism. At yan, huwag nating kalimutan na i-share ang live video na ito. Pakipindot dyan, share button sa baba, right post, and post. At yan, kung na-i-post, na-i-share mo na kapatid, lumabas na i-share, this post, pakitype naman dyan, share dyan, Brother JB. Thank you, Lord. Yan, Sister Lorna, Sister Rose, thank you, Lord. Brother Ken, good evening din. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Brother Francis, Daddy Frank, thank you, Lord. Good evening sa Taguig, kala Mama Mia, Papa Herman. Yan, thank you, Lord. Hannah Harold, at kala Mama Ningning, Papa John John, Jewel at Janine. Yan, thank you, Lord. Sister Jess, good evening. And Brother Yanko at kay Luke, sa inyong anak. Yan, Brother Jericho Albario, good evening sa'yo. Kaya kung bago ka lamang dito sa gawain ng ating Panginoon, wag na wag mong kakalimutan na pakitype dyan ng new blessing. Salamat sa Panginoon. Salamat, welcome ka rito, kapatid. At yan, si Ninang Nida, yan, Daddy Renny, good evening, Mami A. Mami Adriana Rusi, at yan, Kuya RJ, Daddy Long. Thank you, Lord. Ash Karen, good evening, Tita Gina, Tito Willie. Sa inyong family dyan, kala Jomel, at kay Stephanie. At yan, Sister Audrey Cheng, good evening sa inyo. Hansel Blancas, good evening po sa inyo dyan. At yan, bago ang lahat, mga kapatid, huwag natin munang kalimutan na manalangin. Paumpisa tayo sa panalangin para hingin ng gabay at karunungan na nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Yan, manalangin muna tayo. Pikit natin ang ating mga mata, yukong ating mga ulo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa gabi na ito. Naririto na naman kami upang magpuri, magpasalamat at sumamba sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Kaya maraming salamat, O Diyos. Pinawag mo na naman kami, Panginoon. Salamat, Lord, at binigyan mo kami ng puso na laging handang sumunod, na lagi kang handang unahin, Panginoon. Lord, salamat sa mga kapatid ko na naririto ngayon. Patuloy na buksan mo ang puso ng bawat isa, ang aming isipan, Panginoon. Tanggapin ang lahat ng mga salita mo. Itanim mo ito sa aming puso, tumubo, lumago. Makita ang mga pagbabago sa aming buhay araw-araw.
Kaya maraming salamat din, Panginoon, sa mga kapatid namin na wala pa ngayon. Dalangin namin na alisin mo ang lahat ng mga hadlang sa kanilang daraanan, yung iba nata-traffic, nasa trabaho pa, Lord. Dalangin ko na makapanood sila at makahabol, at yung iba kung hindi makahabol, Lord, may team replay naman. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa gabi na ito. Tagumpay, pagpapala, lalo na ang karunungan, ipinagkaloob mo na sa bawat isa at lahat ng ito. Itinataas namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay at tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sumasagot siya sa ating mga panalangin. At yan, good evening din po kay Pastor John Bartolome. Congratulations po sa ating mga pastor, kay Pastor Roban, Sister Isabel, Pastor Arnold. Yan, salamat po sa inyong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. At yan, salamat sa Panginoon. Mamaya-maya, pag-uusapan natin ang buhay ni Mordecai, kung paano nga ba siya naging extraordinary. Thank you, Lord. At yan, Sister Ruth Inonog, Sir Ellen Escobar, Daddy Soilo, good evening po sa inyong lahat dyan. Brother James, Brother Patrick, good evening sa inyong lahat dyan. At yan, mga kapatid, umawit muna po tayo sa ating Panginoon. Ang kakantahin natin ngayon ay Walang Kapantay. Walang Papantay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Sir Princess, Laksamana, good evening sa inyo dyan. Wala kang katulad, Yahweh, sa kabanalan. Kapangyarihan mo'y di mapapantayan. Wala kang katulad, Yahweh, sa karunungan. Lahat ay nahahayag sa iyong harapan. Wala nang higit sa iyo, Panginoon. Ang katapatan mo'y wala noon hanggang ngayon. Walang papantay Diyos na buhay, ang lahat ay lulungkot sa iyong pangalan. Lahat ng lika ay pupulihin ka sa iyong nagbilang pangagwa. Walang papantay. Amen. Tunay nga na walang papantay sa ating Panginoon. Katulad, Yahweh, sa katapatan. Pangako mo sa amin ay aasahan. Wala kang katulad, Yahweh, sa kadakilaan. Mananatili ka magpakailan pa man. Wala nang higit sa iyo, Panginoon. Katapatan mo'y mula noon hanggang ngayon. Walang papantay sa Diyos na buhay. Ang lahat ay lulungkot sa iyong pangalan. Lahat ng hika ay pupurihin ka sa iyong nakilap mang kagawa. Walang papantay sa Diyos na buhay. Ang lahat ay lulungkot sa iyong pangalan. Lahat ng hika ay pupurihin ka
Hallelujah. Kahit ng kadiliman, noong ikatlong araw, humangit ang mga patay. Hindi mapantayan, kanyang kapangyarihan. Kahit ang kamatayan, walang kalaban-laban. Siya'y muling nabuhay, mula sa mga patay. Amen. Hiniwan ang libingan, nang may katagumpayan. Hallelujah! Wala nang higit sa iyo, Panginoon. Nagapatan mo mula noon hanggang ngayon. Walang pamantay sa Diyos na buhay. Ang lahat ay luluhod sa iyong pangalan. Lahat ng hika ay kumpulihin ka. Sa iyong dakila ng mga gawa, walang pamantay Diyos na buhay. Ang lahat ay lulugod sa iyong pangalan. Lahat ng lika ay pupulita sa iyong dakilang mga buha. Walang papalitan aking pagkiwalaan. Ang hari ng pangari buhay tiyan paman, buhay tiyan paman aking pagkiwalaan. Ating Diyos na buhay na si Jesucristo. Kaya naman, patuloy natin siyang purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat ng oras. Amen ba yan, mga kapatid? Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat! Nakaka-bless naman talaga na magpuri sa Panginoon, no? Talagang nakakawala ng pagod, nakakawala ng stress, nakakawala ng mga isipin kapag nagpupuri ka sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa pagsabay mo. May nabasa nga akong comment doon na napapasayaw ako, lalong-lalo na kapag nasa presensya ka ng Panginoon. Tunay nga naman, talagang mapapasayaw ka, lalong-lalo na kapag nagpupuri ka sa ating Panginoon. At yan, salamat sa ating mga kapatid ngayong gabi na naririto na, nakahabol at kakapasok mo pa lamang, kapatid. Welcome na welcome ka sa ating OPM, our online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite page. Mondays to Fridays po ang gawain ng ating Diyos. 7 p.m. hanggang 8 p.m. lamang tayo. Ako nga pala ulit si Brother JB. Good evening sa inyong lahat, mga kapatid. Kay Sister Cheryl Resurrection, Brother Randy, good evening. Patuloy na mag-ingat dyan sa trabaho mo. At salamat din sa Panginoon kay Brother Dan. Thank you, Lord. Sister Annie, at sa inyong family dyan, salamat sa Panginoon. At kay Sister Ria Quaresma, salamat sa Panginoon. At batiin din natin ang ating mga kapatid sa ibang bansa naman. Salamat sa Panginoon. Kaila Brother Twini sa Canada naman, kay Pastor Ray and Sister Charity Mapalo, good evening po sa inyong lahat dyan. At hindi lang dyan sa ibang bansa, kundi dito din sa Pilipinas, yun sa mga Nasugbo, Batangas. Napakalayo, pero salamat technology na tayo, social media. At salamat po sa inyong mga panalangin sa patuloy na pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon. Kaila Brother Pure and Brother Mando, good evening po sa inyong lahat dyan. At syempre, konbawa din po sa Japan, kaila Sister Kylie Jenner, Sister Tess Gomez at Sister Ethel, salamat po sa inyong buhay. Thank you, Lord. At kay Bishop Ricky and Reverend Joe, good evening po sa inyong lahat dyan, sa ating Comfy Pastor na nagwagwapuhan. Pastor John and Pastor Roban and kay Pastor Jojo, good evening po sa inyong lahat dyan at salamat sa Panginoon. At yan, mga kapatid, comfy break muna tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dagdag kalaman, matutok ka sa dito sa comfy break. Thank you, Lord. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yan ang tanong dito sa ating Bible trivia: which animal in the Bible
speak directly to a human? At yan, mga kapatid, ang sagot mo ba dyan ay letter A, letter B, letter C, letter D? At yan, makikita natin dyan yung sagot sa Genesis chapter 3 verse 1 at B sa Numbers 22 verse 28. Ang sagot ay letter C, snake and donkey. At makikita natin ang sagot dyan, sabi doon sa verse 1 ng Genesis 3, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae o si Eva, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? At doon naman sa donkey, mga kapatid, sa bilang 22 verse 28, ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit tatlong beses mo na akong pinapalo? At dito, makikita natin dito, kapatid, sa ahas, tinukso niya yung babae o nagbigay siya ng temptation word sa kanya. At doon, sa pangalawa, sa asno naman, iniwas niya sa kamatayan itong si Balaam. Kasi nakita nung asno na hinahabol siya, nakaharang yung anghel na may dalang tabak at gustong patayin si Balaam. Iniiwas siya. At makikita natin doon sa dalawa na yon na ginamit ng Diyos na hayop na nagsalita, yung ahas, nagbibigay ng temptation. Binubulungan yung babae. At doon sa pangalawa naman, sa asno, iniwas, binigyan ng kaligtasan si Balaam. At kadalasan, naririnig din natin, hindi naman hayop yung mismong nagsasalita sa atin, kundi yung bulong ng kaaway. Kapag ahas, di ba, makikita mo, tinetem ka, uminom ka, magbisyo ka, magyosi ka, ayun yung bulong ng kaaway. At dito, sa asno naman, makikita natin dito yung Holy Spirit na nagsasalita sa atin na kailangan, ito yung gawin mo. At kapag sinunod mo yung Holy Spirit, ano mangyayari sa'yo? Magiging pantay yung direksyon ng buhay mo, magiging maayos. Kaya kapatid, nais ng Diyos ngayong gabi na piliin mo yung salita ng banal na Espiritu sapagkat ayun ang magbibigay sa'yo ng tagumpay sa buhay. Amen. Hallelujah. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa inyong mga pagsagot, kapatid. Salamat sa Diyos sa pag-aabang nyo ng ating coffee break. Napakalaking bagay nun. Lagi nyong aabangan yan everyday. 5 p.m. pa lang ng gabi. Pinopost na nila yan sa ating Jesus Coffee Cavite page para lagi kayong makasagot. At salamat sa Panginoon kasi hindi lang tayo basta sumasagot nun. Natututo din tayo ng katuruan ng Panginoon na may nagsalita pala ng mga hayop sa una sa Bible, 'di ba? Talagang imposible 'yon sa atin ngayon. Pero doon, mga kapatid, pinapakita sa Diyos, walang imposible. Kaya niyang gamitin ang lahat para mangusap siya sa iyo. Kaya 'yan, kapatid, salamat sa pagsagot mo sa ating coffee break, sa ating Bible quiz bee. May chance ka na manalo sa Sunday electronic raffle, kapatid. May chance ka na manalo ng load, GCash, notebook, ballpen, at pang-journal. Salamat sa Panginoon. At yan, kapatid, salamat din sa Panginoon na talagang araw-araw ka nang nanonood ng OPM, ha? Patuloy kang pagpalain ng Panginoon sa iyong buhay, patuloy kanyang magamit sa kanyang kaharian, at salamat sa Panginoon at yung iba kakauwi lang ng trabaho pero nakahabol. Glory to God. Salamat sa safe na travel, pagbiyahin nyo. At salamat din sa Panginoon. At yan, makinig lamang po tayo ngayon sa gawain ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating series. At kung di ako nagkakamali, huling series na po ngayon ng Extraordinary. 2 weeks natin yung pinag-usapan. Kaya kapatid, last day ngayon ng Extraordinary. Ihanda mo na yung Bible mo, yung notebook mo, yung ballpen, ang pinaka-importante para take down notes ka sa salita ng ating Panginoon. At higit sa lahat, ihanda natin yung ating puso, ang ating isipan. Alisin mo muna lahat ng distraction sa paligid mo at mag-focus lamang tayo sa salita ng ating Panginoon. At mamaya, habang ito yung babasahin natin mamaya, sa Esther chapter 3, verse 2 to 4. At yan, habang hinahanap nyo, mga kapatid, nakaligtaan mo bang panoorin yung ating Sunday service?
pwede mo siyang balikan, kapatid. Pwede mo siyang uling panoorin sa ating Jesus Comfy Cavite page YouTube channel. Hallelujah! Napapanood, pumunta ka na agad mamaya after nito sa YouTube channel natin. Pakipindot na din yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa bagong videos na ating ilalabas. At salamat sa Panginoon sa ating mga kapatid, sa worship team, sa media team. May bagong tayong mga kantang inilabas. Maaari nyo mapakinggan yan sa ating Jesus Comfy YouTube channel. Kaya maraming salamat sa buhay nyo. At kung hindi ka pa rin nakapalo sa ating Jesus Comfy Cavite page, paki-like na din, paki-follow, mag-subscribe ka na din. Alam ko meron ng subscribe button sa Facebook eh, para mas lalong ano, masupport natin yung gawain ng Panginoon. At salamat din sa Panginoon sa pag-share mo ng live video. At syempre, nagpapasalamat din ang ating Panginoon sa ating mga kapatid na patuloy na nagbibigay sa ating mga faithful kingdom partners. Patuloy na nag-uumapaw na generosity sa pagbibigay at patuloy na pag-support sa gawain ng ating Panginoon. Patuloy na tanggapin nyo ang masaganang pagpapala, siksik, liglig at umaapaw. At yan kapatid, kung nabibless ka din sa gawain ng Panginoon, everyday nanonood ka, lagi akong nabibless sa salita ni Lord, parang nawawala lahat yung pagod ko, yung nararamdaman kong sakit. Kapatid, we encourage you na maging part ka din ng digital evangelism. Alam ko, lagi kang binibless ni Lord, lalo na financial. Hindi ka magkukulang sapagkat alam ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Kaya kapatid, marami na rin paraan na maging part ng digital evangelism. Meron na tayong GCash, ano pa? BDO, online na lang kung gusto mo. Hindi ka na pupunta pa sa bangko para mag-transfer, hindi na, online na lang kapatid. At salamat sa Panginoon sa buhay mo ngayon pa lang. Tanggapin mo na ang masaganang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Hindi lang sa financial, kundi sa lahat ng area ng iyong buhay. Salamat sa Panginoon. At yan, congratulations po sa lahat ng mga winners. Thank you Lord sa ating comfy break. Congratulations po kay Brother Alan Limeta. Salamat sa Panginoon. Alan Mendoza Diz, good evening po sa inyong lahat dyan. Salamat sa Panginoon. Brother Rex, Brother Francis, Sister Cheng, sa inyong family, Bangayan Bros, di ba? Yung sa Facebook at YouTube nila. At yan mga kapatid, alam ko excited na kayo ngayong gabi sa ating pag-uusapan. Ito ay patungkol kay Mordecai at basahin na po natin ang Esther chapter 3 verse 2 to 4. Hallelujah! At dito mga kapatid, sinasabi dito, lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Verse 3, ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. Tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman, sapagkat sinasabi ni Mordecai na siya'y isang Hudyo. Yan, manalangin tayo mga kapatid. Thank you Lord Jesus, hallelujah. Panginoon, salamat po sa salita ngayong gabi na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat Lord sa ibinigay mong malayang oras sa amin. Patuloy Lord na mangusap ka, mangaral at magturo ngayong gabi. Bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa at kapuspusan ng banal na Espiritu. Panginoon Lord, manahan ka sa aming kalagitnaan. Patuloy na ikaw ang maitaas ngayong gabi at patuloy kaming makikinig sa iyo. Kaya maraming salamat o Diyos sa gabi na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sister Mary J. Pajo, Brother Johnny, Sister Minerva, good evening po. Brother Cyril, Seravica, Sister Cyril, and Domingo, good evening po sa inyong lahat yan. At yan, mga kapatid, mapagpalang gabi sa inyong lahat ulit. At yan, salamat. Namiss ko kayo. Isang linggo tayong, almost 5 days tayong hindi nagkita. Di ba? Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At nagkita-kita tayo nung Sunday sa Fudapari at nakapagpuri tayo sa ating Panginoon. At yan mga kapatid,
Good evening po ulit sa inyong lahat. Tuloy-tuloy tayo sa huling series ng ating ng extraordinary. Ang ibig sabihin ng extraordinary unusual or pambihira na mga pangyayari sa Bible, kakaiba o yung amazing na ginawa ng Panginoon na talagang kakaiba, yung mabibighani ka na, wow, Lord, nangyari to, nangyari sa kanya to. Kasi bakit? Extraordinary din yung Diyos na ating pinaglilingkuran na si Jesus at buhay siya magpakailanman. At yan, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay si Mordecai. Sabi mo, si Mordecai, yan, thank you Lord. At pero bago ang lahat, mga kapatid, may tanong muna ako sa inyo bago tayo pumunta sa buhay ni Mordecai. At napakaganda nitong tanong na to. Sino dito naranasan ng mautusan ka tapos masama yung loob mo? Yan, thank you Lord. Alam ko mga bata pa noon na kapag inuutusan masama yung loob. Bakit? Kasi may ginagawa, naglalaro sa labas, biglang uutusan maglinis ng bahay, 'di ba? Yan, na ano natin 'yan na talagang ayoko, hindi pa kami tapos maglaro, ayoko muna. Ayun ganyan, wag muna, yung nagdadabog ka. Pero anong ginawa mo? Sumunod ka pa rin. At yung iba naman dito, inuutusan bumili sa labas. Nag-online games ka tapos rank game, patay. Ma-AFK ka kung tawagin nila, 'di ba? Na pinabayaan mo yung laro dahil inutusan ka. Talagang masama yung loob mo. Napakahirap pa naman pag rank game, 'di ba? Yung mga nagmo-Mobile Legends diyan, kaway-kaway. Ehem, sabi nung kapatid natin, ehem. uuwi na siya, 'di ba? Tapos inutusan pa. 'Di ba? Thank you Lord. At yung iba naman may ginagawa tapos inutusan ka. Ang natatandaan ko nung inutusan ako yung magdala ng kanin sa fast food para daw makatipid. Masama yung loob mo nun. Kasi bakit? May kanin naman dun, magdadala pa ako. Diba? Mahal yung kanin. 30 to 35 na yung kanin yata. O magdala ka, bitbitin mo yan. Punta tayo sa fast food, kain tayo. Yung budget, pang 6 piece lang. Natatandaan ko pa nga, bumili pa kami ng 1.5. Inutusan pa ako 1.5 sa 7-11. O, diba? Wala nang ginastos. Diba? Thank you, Lord. 6 piece chicken lang. At yung iba naman, nanonood ng TV. Ano ba yung pinapanood sa TV? Korean novela. Yan, thank you Lord. Pasok tayo sa Korean novela. O magugas ka muna ng plato. Yung Korean novela, hindi mo naman ire-replay yun Tama. Sa YouTube, matagal mag-upload ulit. Patay, hindi mo na masusubaybay yan. Masamang masawa yung loob, di ba? Tapos yung probinsyano, pinaglinis ka ng bahay, nanonood ka nun. Anong nangyari? Hindi mo na nakita kung paano namatay at muling ginamot si Gardo, di ba? Thank you, Lord. At dito, mga kapatid, and thank you, Lord, basa muna tayo ng comment. Out mo na sa ship. Nautusan pa last minute. Out ka na sa ship, no? 50, kunwari, ang labas mo. 7 ang labas mo, 6:59, inutusan ka pa. Inutusan ka pang kumuha ng ganto ganyan. Mag-map ka muna. Di ba, inutusan ka pa, ha? Lagi na lang ako, pinabili ka, tapos madilim pa. Nakakatakot lumabas. Di ba, tama. Mamaya, makarpyo ka pa. Hindi po alam ni Abby at Audrey yung ML. Ay, iba. Ayan. Thank you, Lord. Di ba? Thank you, Lord Jesus. At yan, mga kapatid, background muna tayo sa Book of Esther para mas lalo nating mahimay at makilala kung sino ba si Mordecai sa book na to. Paano nga ba siya naging extraordinary? Ano ba yung ginawa niya? At dito sa chapter 1, mga kapatid, isummarize na lang natin. Dito, nagpapiging yung hari, si Haring Xerxes, upang ipakita yung kayamanan niya. At ang kakaiba dito, mga kapatid, yung piging na yon o yung piyesa doon sa kaharian niya, tumagal ng 180 days. Tapos, nung ikapitong araw pa lang, nalanguna itong hari. Kumbaga, groggy, ganyan. Tapos naisipan niyang ipakita si Reina Basti na nakasuot yung corona. Itong si Reina Basti, mga kapatid, nagpapiging din. Tapos, gusto kasi ng hari ni Haring Xerxes na ipagyabang sa mga kaibigan niya, lalo na yung kagandahan nito. Kasi pag Reina, maganda daw talaga. Tapos, ang mabigat, yung inutusan ng hari, ni Haring Xerxes, hindi pinansin, nireject kumbaga. Kaya nagalit tong hari, kumbaga nabastusan siya. Bakit hindi ako sinunod ng reyna na to? Palitan yan, ganyan agad yan, palitan agad yan, nagalit siya, napahiya siya. Kasi gusto niyang ipagyabang At dito, nalaman ng mga taga-Susa na humahanap ng bagong reyna ang hari
na si Serfis kasi nga nagalit siya. At isa na dito si Mordecai na taga-Susa. Si Mordecai, mga kapatid, eh nabihag din papuntang Babylonia from Jerusalem. Kaya naman itong si Mordecai, eh tumugon, narinig niya yung usap-usapan, naging ano siya eh, parang, uy, narinig ko yun na naghahanap ng bagong reyna yung hari. Sige, sasali kami, ganun yun. Bakit? Kasi may pinsan si Mordecai na napakaganda at ang pangalan ay Esther. At yan kasi, siya na yung nagpalaki dito kay Esther at ito yung book of Esther. Si Esther, siya na yung nagpalaki kasi namatay yung mga magulang nito. Kumbaga, tinuring niya na tong anak ni Mordecai, si Esther. At after ng isang taon, naghanda kasi yung mga papalit na nag-apply, kumbaga nag-apply na reyna, at naghanda na 6 months na pinabanguhan, 6 months na pinunasan ng langis yung babae. Tapos, ang maganda dun, nung humarap na sa hari, yung mga babae na nag-apply bilang reyna, eh, si Esther ang napili kasi sobrang ganda nito. At hindi lang yun, napili si Esther bilang reyna at nagkaroon din ng trabaho si Mordecai. Na-promote si Mordecai bilang tagabantay doon sa pintuan. Kumbaga door attendant, to hindi natin alam. Nandun siya kasi lagi sa labas ng pintuan ng palasyo. At dito, sa binasa natin kanina, nung nandun na reyna na si Esther, si Mordecai nandun na nagtatrabaho na din. Eh may utos yung hari. May utos yung hari sa kanila na lumuhod at yumukod. Kanino? Sa tauhan niyang si Haman. Kasi pinromote din to si Haman eh, ni Haring Xerxes bilang pinunong ministro. At dito sa chapter 3 verse 3, ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. Bakit? Tinanong siya kasi sabi niya Hudyo siya eh. Kasi bakit? Kaya hindi lumuluhod si Mordecai kay Haman dahil siya ay isang Hudyo. Kasi sa Hudyo, mga kapatid, wala silang ibang niluluhuran. Kasi napaka-banal nun sa kanila eh. Yung pagluhod, yung pagyuko, napaka-banal nun sa kanila. Sa Diyos lang nila ginagawa yun. Sa Panginoon lang nila ginagawa yun. Hindi kanino, hindi sa tao. Kaya, kung maaalala nyo, ganun din yung nangyari sa mga Hudyo eh. Yung sa tatlo magkakaibigan, hindi sila lumuhod. Ganun din sa kwento ni Mordecai, hindi siya lumuluhod sa tao, kundi sa Panginoon lang. At makikita natin dito, mga kapatid, yung extraordinary na ginawa ni Mordecai na dapat nating tularan as a Christian, as a believer, as a tagasunod ni Jesucristo. Dapat ito yung gawin din natin katulad ng ginawa ni Mordecai. Handa ka na ba? Dalawang point lang to, dalawang letter P lang to. Napaka-simple pero makapangyarihan. Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. At dito sa unang letter P, mga kapatid, makikita natin dito sa buhay ni Mordecai yung extraordinary o yung pambihira, yung sa paninindigan sa katotohanan. Sabihin mo sa katabi mo, paninindigan sa katotohanan. Kasi, mga kapatid, si Mordecai, alam niya yung katotohanan. Tama? Na walang ibang Diyos na dapat luhuran, kundi sino? Si Yahweh. Kasi sabi sa Deuteronomy chapter 5 verse 7, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban kanino? Sa akin, sabi ni Yahweh yan. At marahil sa buhay natin, alam na natin yung katotohanan. Alam mo rin ba yung katotohanan? Ano yung katotohanan? Yung salita ng Panginoon. Ganun din sa buhay ni Mordecai, alam niya na yung katotohanan eh. Na si Yahweh lang ang dapat sundin, si Yahweh lang ang dapat na dinggin, wala nang iba. At sa atin din, sa buhay natin, mga kapatid, marami tayong katotohanan na naririnig sa Diyos. Tama? Amen? Marami na tayong naririnig everyday, OPM, di ba? Nabibless tayo lagi. Pero, bakit ganon? Sa ordinaryong pamumuhay, eh, hindi tayo naninindigan sa katotohanan. Ano ba yung nagiging problema? Bakit minsan, o nga, no, Brother JB, minsan, pag may pagsubok, eh, hindi ko na mapanindigan yung katotohanan o yung salita ng Panginoon. Kasi bakit? Mababaw yung relationship natin sa Kanya. Eh, yun yung pinaka nagiging sanhi eh, na nawawala yung paninindigan natin kasi mababaw yung relasyon natin sa Kanya. Hindi, kumbaga sa relasyon, hindi pa natin lubos na kilala yung Diyos. Kumbaga, kilala lang natin si Jesus, siya yung tagapagligtas, pero
deeper relationship dapat yung kailangan natin. Mas malalim. Kasi minsan kapag may pagsubok, hindi ko na maano eh. Kumbaga kulang na yung pambayad mo sa bills. Nawawala yung paninindigan mo na katotohanan na ano, si Lord ang magpo-provide. Nawawala yun eh. Bakit? Ang dami ng bayarin eh. 10,000 to 15,000 na sa nakukukuha. Eh ang sahod ko 7,000 lang 2 weeks. Di ba? May mga ganun eh. Yung iba naman, may sakit. Pag nandyan na yung sakit, nanghihina, hindi na alam. Yung gagawin, nawawala na yung paninindigan sa katotohanan. Tama, nanghihina na eh. Pero kapag alam mo, katulad ni Mordecai, yung katotohanan at pinanindigan mo, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? At yung paninindigan ni Mordecai na hindi ako luluhod, eh nagkaroon ng problema na naman sa kanya. Nagkaroon na naman siya ng struggle, katulad natin. Kapag naninindigan ka sa katotohanan, may mga pagsubok na dumadating. Tama? Katulad ng kakulangan. Walang trabaho, kulang yung sahod, may sakit, may mga ganun eh. Kaya katulad ng relationship ng mga kabataan ngayon, di ba, konting away, anong nangyayari? Cool off, break na muna tayo. Eh, hindi nila kasi kilala yung isa't isa pa. Kumbaga, mababaw pa eh, kakakilala lang, nag-I love you na agad sa text, nag-I love you na agad sa Facebook, di ba? May mga ganun eh, kasi mababaw pa eh. Pero nung tumagal, wala na, sira na yung relationship. Bakit? Mababaw. Pero kapag nakilala mo yung isang tao na matagal mo na siya, almost 3 months, ganun, 6 months mo na siyang nanligaw or niligawan ka, di ba? Talagang makikita mo yung tunay na ugali niya at lumalalim yung relationship niyo sa isa't isa, tama? At sabi, eto na, paninindigan ko na to. Mahal ko na siya, di ba? May mga ganun eh. Talaga, salamat sa Panginoon. At ganun din sa Diyos, mga kapatid. Kahit anong pagsubok, kapag malalim yung relasyon mo sa Kanya, hindi ka bibitiw, tama? Hindi mo hahayaan na maalon ka lang ng pagsubok kasi kilala mo eh. Kilala mo yung nagsabi sa'yo ng totoo. Paninindigan mo na, mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Ito yung katotohanan sa buhay ko na kahit anong mangyari, pagsubok lang yan, paninindigan ko na mahal ako ng Diyos. At ngayon, yung iba may utang. Pero dahil naglilingkod, nagjo-journal, amen, nagpe-pray, amen ba yan? Tapos nag-worship kay Lord, dumalalim yung relationship kay Lord, anong nangyayari? Makakalaya din ako sa utang. Ako na yung magpapautang. Paninindigan ko yung sinasabi ni Lord na katotohanan. Eto eh, palalayain ako ng Lord sa utang ko. Amen? At yung iba, walang trabaho. Sabi ni Lord, magkakatrabaho ako eh. Umaatin ang gawain ni Lord. Every na may Sunday service, OPM, umaatin siya, nabibless siya lagi. Sabi ni Lord, magkakatrabaho ako. Paninindigan ko yung katotohanan na sinasabi ni Lord sa buhay ko. Magkakatrabaho ako. At yung iba, nagkatrabaho pa. Thank you, Lord. Hindi lang nagkatrabaho, nagka-promotion pa. Salary increase. Yung iba nga, kapitan na ng barko eh. Diba? Thank you, Lord. Talagang pinanghawakan, pinanindigan yung katotohanan na sinabi sa buhay nila. Kaya salamat sa Panginoon sa mga buhay niyo, kapatid. At dito, nagkaroon dahil sa paninindigan ni Mordecai, na hindi siya luluhod o yuyukod kay Haman, eh, napansin ng mga tao na nasa paligid niya o yung mga kasamahan niya sa trabaho, yung ginagawa niya araw-araw, na dumadaan si Haman, hindi siya yumuyukod. Sabi sa Mordecai, ay sa chapter 3 verse 4, araw-araw siyang sinasabihan na yumuko pagdadaan si Haman, pero hindi eh. Hindi siya yumuyuko. Ayaw niya pa rin na lumuhod kay Haman. Kaya anong ginawa ng mga kasamahan niya? Nagsumbong. Nagsumbong yung mga lingkod. Kanino? Kay Haman. At napakalungkot. Kumbaga, hindi malungkot eh. Kumbaga, nakakabigla yung nangyari na yun. After na magsumbong, yung mga marites na yun, ay, hindi na gano'n. Si Mordecai, lulumuluhod na naman. Susumbong namin to kay Haman. At ang naisip ni Haman na paraan, eh, ma-wipe out yung mga Hudyo sa kaharian ni Haring Xerxes. Napakabigat nun, kapatid. Hindi lang si Mordecai, buong Hudyo na mga lahi, iwa-wipe out niya, ipapapatay niya. Nagbigay pa nga si Haman ng, kumbaga, 350
1,000 na ginto sa hari para lang pirmahan yung utos na yun. At hindi magandang balita ito para kay Mordecai. At sa mga Hudyo, ipapapatay silang lahat ni Haman. Pero hindi nasiraan si ng loob si Mordecai. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka rin masiraan ng loob. Kahit nakamatayan ang harapin mo para sa Diyos, huwag kang masiraan ng loob. Panindigan mo yung katotohanan sa buhay mo na sinabi ni Lord. Kaya, ang naging response ni Mordecai, hindi siya nagmukmok. Hindi siya nawala ng pag-asa. Antayin ko na lang kung kailan ako mamamatay. Hindi. Ang ginawa niya, sinabi ni Mordecai kay Reina Esther, yung sa pinsan niya, yung Reina na pumalit kay Reina Basti, sinabi niya yung balak ni Haman sa mga Hudyo. At doon mga kapatid, hindi nawalan ng pangalawang letter P si Mordecai. Dahil sa panindigan niya sa katotohanan, ito yung pangalawa na ginawa ni Mordecai. Pananampalataya. Amen? Pananampalataya. Kasi dito, nakausap ni Mordecai si Esther. Sabi sa chapter 3 verse 14, kapag ipinawalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Post lang tayo mga kapatid. Naririnig nyo ba ngayon yung sinasabi ni Mordecai na hindi man ako tulungan ni Reina Esther, may magliligtas sa aming mga Hudyo. Sigurado siya. Bakit? May paninindigan siya sa sinabi ng Lord eh. May paninindigan siya sa katotohanan. Kaya yung pananampalataya niya, buong buo yung pananampalataya niya, hindi pa alon-alon. Uy, may pananampalataya ako ngayon. Bless na bless ako eh. Uy, pag may struggle na, wala na. Wala na yung faith, nawawala na. Totoo, nawawala eh. Minsan na panghihinaan tayo, nawawala yung faith natin. Pero kapag may paninindigan ka sa katotohanan, yung pananampalataya mo lumalakas din. Amen ba yan, kapatid? Lumalakas yung pananampalataya mo kapag lagi kang nakakarinig, nakakakain ng salita ng Panginoon. At sabi dito, ngunit malilipol ka, sabi ni Mordecai to kay Esther, at ang iyong angkan. Anong malay mo? Sabi ni Mordecai kay Esther, baka nga napunta ka dyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Hindi aksidente na napunta doon si Reina Esther para lang maging reina. Hindi. Dahil alam ng Diyos na dapat niyang tulungan si Mordecai. Pero naglalabon pa yung isip ni Esther kung tutulong ba siya o hindi. Bakit? Kasi antagal niya nang hindi nakakapunta sa hari. Kasi may chance na patayin siya nito, baka magalit sa kanya, ganun eh. Kaya kailangan muna ng permiso or permit bago pumunta doon. Si Mordecai, hindi siya nawala ng pananampalataya. Kahit na nasa bingit siya ng kamatayan at ang lahat ng Hudyo. Alam ni Mordecai na may magliligtas sa kanila. Amen? Sa buhay natin, ganito din tayo. Na kahit naghihingalo na yung financial mo, dapat extraordinary yung faith mo, kapatid. Amen? Na may magpo-provide sa amin kahit na walang magpadala ngayon, kahit na madelay yung sahod ko, may magpo-provide sa akin. Bakit? May Diyos ako eh. Paninindigan ko to, extraordinary yung Diyos ko eh. Tama? Extraordinary din dapat yung faith natin. Hindi dapat mawala yung faith natin katulad ni Mordecai. Kahit yung iba may naging pasahero ko sa Grab, nakasakay ko siya ng Mandaluyong to Manila, nagdadialysis siya. Napakahirap nung karamdaman niya, nung pinagdadaanan niya. 3 times a week daw siya na nagdadialysis doon. Si Kuya Ramil, thank you Lord. Ayun, sabi niya 3 times a week ako, sabi ng nanay niya, 6,000 daw isang session. Magkano yun? 18,000. Pero nung nakausap ko siya, sabi niya, yung dialysis na lang ang bumubuhay sa akin eh. Pero sabi niya, pagagalingin din ako ng Diyos. Amen? Yung faith niya, hindi nawala eh. Salamat sa Panginoon, sabi ko, bayaan mo, kuya, ililigtas ka ni Lord sa cancer na meron ka. Amen? Hallelujah, grabe, hindi aksidente din na nakausap ko siya, grabe si Lord. Kaya sabi ko, Lord, sobrang nabibless ako doon. Kasi yung tao na may sakit, lumalaban sa buhay, ano pa kaming malalakas? Dapat mas lalong malakas yung pananampalataya namin. Yung sa bayarin lang ng bills, sa kanya nga, every week.
3 times a week siya na nagdadialysis. Hindi niya iniisip yung gastusin. Bakit? May magpo-provide sa kanya. Ganun din sa buhay mo. Huwag mong alalahanin yung pagbabayad ng utang. Si Lord ang magbabayad ng utang. Yung iba nating kapatid na baon sa utang pero ngayon may trabaho at nakakapagbayad. Unti-unti, one at a time, kapatid. Makakapagbayad ka din at si Lord yung magpo-provide sa iyo, kapatid. Salamat sa Panginoon. Ililigtas ka ni Lord dyan. Tuloy tayo sa story, mga kapatid. After 3 days na mag-usap ni Esther at ni Mordecai, pumunta si Esther sa hari. Eto na, kapatid. At nagsuot ng damit na pangreina. Kumbaga, naging ready siya, nagpaganda siya, sinuot niya yung corona niya. At kaya nung nakita siya, nung nyaring Xerxes, eh talagang nabighani sa kanya, sa kanyang kagandahan, di ba? Talagang itinuro ka agad kay ano eh, Reina Esther, yung tungkod na lapit ka rito, yan, hinawakan naman agad ni Esther. Tinanong siya ng hari, anong ibig mo? Bakit ka naririto? Kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa'yo. Sabi bang naman ganon? Tapos, anong ibig mo? Sabing ganon ni Haring Xerxes. Sabi ni Esther, gusto ko po sana kayong pumunta bukas sa piging na iahanda ko sa inyo ni Haman. In-invite. At bukas ko po sasabihin sa inyo. At yun, pumunta nga sila sa unang piging at tinanong ulit siya nung hari. Hindi kagad sinabi ni Esther doon. Sinabi niya, bukas po ulit. Meron po uling piging akong inihanda. Ang kahilingan ko po ay pumunta ulit kayo. Ganun na naman kasi yung tanong sa kanya nung hari. Ano bang maipaglilingkod ko kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko. Inimbitahan si Haman. Amen? Inimbitahan siya si Haring Xerxes at agad na dumalo. At doon, tinanong siya ulit, hiniling, umatin nga ulit. Tapos, nung unang piging, umuwi na si Haman, tuwang-tuwa, inimbite na naman ako. Ito yung magpapapatay sa mga Hudyo, ah, pati kay Mordecai. Sa kabilang banda, nung paglabas naman ni Haman sa pinto, after ng unang piging, nakita niya na naman si Mordecai. Lahat ng mga kasamahan niyang katulong ni Mordecai, nagluhuran. Nagyukuan si Mordecai, hindi na naman. Ano na namang naging tendency ni Haman? Nagalit na naman siya. Nainis na naman siya at nagtimpe pa uwi. Para lang hindi niya masaktan. At nung nasa bahay na siya, ito yung masaklap eh. Nagsuggest yung asawa niya. Kasi nung pagka-uwi niya, sabi niya, nakita ko na naman si Mordecai. Hindi na naman yung mukha. Binastos na naman ako. Ganun na naman yung ano niya eh. Nagsuggest yung asawa niya, gusto mo ba mawala na sa paningin mo yung Mordecai na yan? Magpagawa ka ng bitayan doon para bitayin na si Mordecai. Hindi mo na siya makikita. Mawawala na siya sa iyong paningin. Pero si Mordecai, kapatid, hindi nasiraan ng loob. At yung pananampalataya niya, extraordinary pa rin. At dahil doon, mga kapatid, dahil doon, kumilos ang Diyos nung gabi na yon kay Haring Xerxes. Nung gabi na yon, dahil sa pananampalataya na may magliligtas kay Mordecai at sa mga Hudyo, hindi makatulog tong hari si Haring Xerxes sa chapter 6. At pinakuha niya yung aklat na mahalagang pangyari sa harian niya. Kumbaga yung logbook. At pinabasa niya ito, napakinggan yung ginawa ni Mordecai na ano, na pagliligtas sa kanya. Ano bang ginawa ni Mordecai? Bakit siya naligtas? Narinig kasi ni Mordecai nung kakapromote niya palang dun sa may labas sa karian na gustong ipapatay si Haring Xerxes ay yung nakalagay sa logbook. At tinanong nung hari, anong kantimpala ang ginawa niyo kay Mordecai nung nalaman niyo na gusto kong ipapatay nung dalawa? Sabi nung naglilingkod, wala po. Wala lang. Walang gantimpala. Niligtas lang kayo, tas wala na. Kaya agad na gumawa si Haring Xerxes upang maparangalan si Mordecai. At sa kasamaang palad, si Haman na gustong pumatay sa mga Hudyo at kay Mordecai, siya yung nautusan ni Haring Xerxes na magparangal doon kay Mordecai. Sobrang nalungkot ito. At kinabukasan ng pangalawa na, kapatid, na piging, doon na po sinabi ni Esther, yung balak ni Haman na masama, nalilipuli ng mga Hudyo, kaya nagalit ito kay Haman. Lumabas siya ng palasyo, parang nagmuni-muni si Haring Xerxes, at nagalit, at nagmakaawa si Haman. Kanino? Kay Esther, napatawarin siya. At nung bumalik yung hari, saktong-sakto na nakita niya na nakaluhod, nakala niya may balak na masama, si Haman,
kay Esther. Kaya anong nangyari? Si Haman ay pinabitay ng hari. Saan? Doon sa kanyang pinagawa na bitayan kay Mordecai. At makikita natin doon ang extraordinary, mga kapatid, na paninindigan na katotohanan, sa katotohanan at pananampalataya ni Mordecai. At dahil doon, mga kapatid, extraordinary din yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hallelujah! Siya yung dating nasa labas lang ng palasyo, ngayon nasa loob na siya, na promote. Siya yung binigyan ng promotion ng hari na dapat siya yung bibitayin. Makikita natin dito yung extraordinary divine reversal na dapat si Mordecai yung bibitayin eh. Kasi hindi siya yumuyukod eh. O lumuluhod. Si Haman ang binitay doon sa bitayan. At namatay si Haman doon. At makikita natin dito, mga kapatid, sa buhay na to, sa story na to, ang ating Panginoon na si Jesus, katulad ni Mordecai at ng mga Hudyo, ipinagbili sa malaking halaga ni Haman para malipo lang mga Hudyo. Ganun din sa ating Panginoon. Ibinenta siya ni Judas para ano, ipapako sa krus. At nang makita ni Satanas na nakapako na, namatay na si Jesus sa krus, tuwang-tuwa si Satanas. Kala niya natupad na yung kanyang plano, nagtagumpay na siya na ipapatay ang ating Panginoon. Pero nung ikatlong araw, kapatid, muling nabuhay si Jesus para sa ating lahat. Kala ni Satan, namatay na yung tagapagligtas natin. Kala ni Satan, wala nang magliligtas sa mga makasalanan. Pero nung ikatlong araw, kitang-kita din ni Satanas na muling nabuhay si Jesus para sa atin. Hindi lang para sa akin, para sa'yo, kundi sa sanlibutan, sa lahat ng makasalanan. Kaya kapatid, paano mo ba matatanggap yung kaligtasan? Paano mo ba matatanggap yun? Ito yung susi, kapatid. Ito yung susi. Yung pagtanggap mo ngayon sa Panginoon. Gusto ng Lord na magkaroon ka ng kaligtasan after ng buhay mo dito. Marahin ikaw yung nagtatanong, o nga, Brother JB, nawawalan ako ng paninindigan sa katotohanan, lalo na sa Panginoon. Nawawalan ako ng pag-asa sa buhay na paano na ako after nito. Nawawala na din yung pananampalataya ko eh. Kapag may pagsubok, Lord, gusto ko maranasan yung naranasan ni Mordecai na extraordinary pagkilos mo sa buhay niya. Kapatid, gusto din ng Diyos na iparana sa iyo yun. Kung tatanggapin mo siya sa puso mo, kung tatanggapin mo siya sa buhay mo. Kaya kapatid, we encourage you na sumabay ka sa akin ngayon sa panalangin. Naririnig ng Diyos. Higit tayo sa dalawa o tatlo na nagkakatipon-tipon ngayon. 45 tayo ngayon na naririto, na nakikinig ang Diyos. Kaya kung ano yung sasabihin mo, sasagutin ng Diyos yun. Tatanggapin niya yun. Kaya kapatid, yumuko ka lang ulit. Iyuko mo yung ulo mo. Sabayan mo ko sa panalangin. Ibuka mo yung bibig mo kasi manggagaling yan sa puso mo. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, sige, sabihin mo, huwag kang mahiya, kapatid. Panginoong Jesus, isa akong makasalanan. Marami akong pagkukulang. Marami akong pagkakamali sa iyong harapan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagpapatawad mo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Kapatid, congratulations kung sumabay ka. Narinig ng Diyos yung panalangin mo. Mararanasan mo ang extraordinaryong pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Tanggapin mo siya. Anong una mong dapat gawin?
panindigan mo yung katotohanan. Lumalim ka sa salita ng Panginoon, mas lalo mo siyang kilalanin. At yung pananampalataya mo lalong tatatag, lalong lalago yung pananampalataya mo kasi lagi mo na siyang kasama. Hallelujah! In 5 minutes, mga kapatid, tapos na po tayo. Salamat sa Panginoon. At yan, patuloy po tayong manalangin kasi alam natin na sumasagot ang Diyos sa lahat ng ating panalangin. At alam din ng Diyos lahat ng ating mga pinagdadaanan, lahat ng ating mga pagsubok na hinaharap. Kaya manalangin ulit tayo. Yes, Lord, amen. Sabihin mo lang dyan sa bahay mo, sa pinapanooran mo yun. Sabihin mo, yes, Lord. Hallelujah. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa gabi na ito. Salamat, Lord, sa extraordinaryong paninindigan na binigay mo sa amin. Salamat sa extraordinaryong pananampalataya. Salamat sa extraordinaryong pagkilos mo sa buhay namin. Patuloy kami, Lord, na lumalapit, dumudulog sa iyong trono. Nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo at patuloy na sumasamba sa pangalan ni Jesus. Panginoon, patuloy po kaming humihiling ng kagalingan sa mga kapatid namin na nakakaranas ng cancer, disease, bukol, tumor, leukemia, Panginoon, sakit sa balat, Panginoon, in Jesus' name, Lord, extraordinaryong kagalingan ang ibigay mo sa kanila, Panginoon. Hindi man madali yung pinagdadaanan nila ngayon, dalangin namin patuloy na maging extraordinary din yung paninindigan nila sa katotohanan, sa iyong salita. Mas lalo silang lumalim, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Mas lalo kanilang kilalanin, Panginoon, para yung pananampalataya nila, Panginoon, hindi maalon-alon ng pagsubok. Dalangin din namin, Panginoon, ang provision sa kanilang mga pangangailangan, sa mga nagdadialysis, Panginoon, sa mga may mga bayarin sa hospital, Lord, in Jesus' name, you will provide all our needs, Panginoon. Sabi mo yan sa iyong salita, sa iyong katotohanan, Panginoon. Salamat, Lord, paninindigan namin na ikaw ang magbabayad, Panginoon, at ikaw ang kikilos sa kanila, Panginoon, sa kanilang buhay at ganun din sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, dalangin namin na makita namin sila, Lord, soon na magte-testimony, tatayo sa iyong harapan upang magbigay papuri, Panginoon. Makita namin na full recovery na sila, full healing, Panginoon, ipagkaloob mo na sa kanila. Kaya maraming salamat, Panginoon. Inaalis mo na ang takot, pag-aalala, pagdududa, Panginoon, pag-aalalahanin, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw ang patuloy, Lord, na magbigay ng kapayapaan, kagalakan, patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Desire na lalo kang kilalanin, Panginoon. Dalangin din po namin sa mga kapatid namin na may mga utang, nakalubog sa utang, Lord, maraming bayarin, Lord. Extraordinaryong pagkilos, ipagkaloob mo. You will provide para sa mga utang nila, Lord. Yung iba tumubo na, Lord. Ikaw ang humipo ng puso na nagpautang na wala ng tubo o interes sa pangalan ni Jesus, Lord. Makakaraos sila, Panginoon. Makakaahon sila at sa susunod, sila na yung magpapautang. Makakapagbigay sila, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon, nang walang utang na. Salamat, Panginoon, ngayon pa lang, kumikilos na ang iyong mga anghel. Pinapadala na ang masaganang pagpapala, siksikliglig at umaapaw, Panginoon. Nakabukas na ang durungawan ng langit, Panginoon, at ibinubuhos mo na ang kayamanan dito sa lupa. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kapatid namin na patuloy na binibigyan mo ng karunungan, sa mga kapatid namin na gumraduate na, Lord, at gagraduate pa sa school, Panginoon. Salamat sa patuloy na pabor na ibinigay mo sa kanila, lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Salamat, Lord. Patuloy, Lord, na gamitin mo rin ang aking mga kapatid na magpalaganap ng mabuting balita sa mga katrabaho, Lord, sa mga ka-office mate, Lord, sa mga kliyente nila, Panginoon, sa negosyo. In Jesus' name, Lord, gamitin mo sila. Ikaw magbigay ng karunungan, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga sasabihin, Lord. Ikaw ang maitaas, Panginoon. Kaya maraming salamat ngayong gabi, Panginoon. Tinatanggap namin ang extraordinaryong pagkilos mo at extraordinaryong pananampalataya at pambihira, Lord, na mga gawa mo sa aming buhay. At lahat ng ito, tinataas namin, tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Ding, ding, ding. Amen. 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 Amen.
salamat sa inyo sa panonood. Congratulations sa iyo kanina. Sumabay ka sa panalangin. Amen. Ngayon, tinawag ka ng anak ng Panginoon. Kaya sabay-sabay tayong ideklara ang I am a child of the Most High God. I am blessed. I'm full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, sigaw mo, power is in you, Messiah, yan ang ating Panginoon. Hari ng mga hari, yan si Jesucristo. Walang papantay. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, salamat sa panonood nyo. Ako nga pala ulit si Brother JB, ang inyong lingkod. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. God bless you all. See you again.